Okay. So, ano gusto mo nga input? No, kagina bala sa kung mag-abot ka late, okay, so ma-order. Kung mag-abot ka on time, mag-cook. Kaya may time ka pa magluto, no, pag-arrive mo sa balay. So, let's say, time to variable. Variable natin time. Tapos, anong gina-expect mo nga input, no? So, example, binag-input kita sang na late na siya bi-abot. Okay, late. Okay, now, you specify, you create a conditional statement kung paano na siya paano mag-decide si computer about your input. So, gamit na kita sa if-else condition or if-else statement. So, we'll start with if. If, na-specify time equals, example, late, no? Late. Okay, so, sa laan ni Kai, dapat dua. Again, so, basi maano ka mo class, may ginagamit kita nga equal sign nga single, tapos may ginagamit kita din nga equal sign nga double. So, si single nga equal sign, that is used to assign value to a variable, so single lang sa. And then, si double yung nga equal sign, okay, ginagamit din natin to as comparison operator. Okay, so hindi sila parehas, meaning, that's why nag-error siya, ginasang isa pa lang ako naging type, no? Ma-error na siya kung isa lang. Because it's a wrong operator, no? You are not comparing, but you are assigning a variable to a certain, I mean, you are assigning a value to a certain variable, and this is not the right place for you to assign a variable, no? Kaya ara ka na sa statement, no? Ara ka na sa function. So therefore, do it right, no? It should be double equal sign. If time equals late, what will happen? No, colon, then specify a statement. What will the Python program do? Okay, so you see you want to display, okay, you want to display a text order, okay, you display niyang decision ng order, okay, if not else, no, kung false, then what will be the decision, okay, so mabutang naman kita diri sang cook, okay, so meaning if a user type any value here other than late, ibutang niya dira sa result niya cook. Okay, so let's run the program. Okay, i-erase ko lang na this dalong kaya nasa badan ako minagha. Run the program, then here you have order. Okay, why? Because ang input ko is late. Okay, pero kung islan, kung isang iban nga value, like example, early. Isang ano nga value, no? Kayo basta hindi late, okay? Basta follows ang result na. Okay, let's run. Makook na siya. Okay, kay true or false naman ang tawo ni Python, no? So that's how, no, the Python programming works in the conditional statement for single condition. So what if you have multiple conditions, no? Payas bi sa inyo. Example, bibutangan ta sang grade, no? So sang remark ang inyong grade. Akong grade mo amo ni good. Kung amo ni grade mo, very good. Kung amo ni excellent. Kung amo ni poor. Something like that. Okay? So, how will you do that, no? To automate the decision, no? Automatic mas display sa remark mo na kung ang end, ang gin-input, amo ni siya nga value or amo ni grade. Okay? So, let's say, amo si na. Butang kita. So, mabutang ako na isang. So, let's say, multiple, no? Multiple condition. Plus, ang mga gina-type ko dyan nga may hashtag, may number sign, they are comment or remark ka, hindi na siya mag-display, wala na sa sang ano, sa effect, no, sa runtime. Okay, so, mabutang ta ni variable, let's say, grade. Grade mo, Abby, is, hindi lang natin ni cookie, hindi mo siya value, hindi mo siya string. 70, okay? So, kita sa isang conditions. If, okay, grade equals or less than or equal to 74 or 75, hindi lang imunta na 74 kasi passing pa na siya mo. Then print past. Mapast fail ng tanay, ha? Progress na nagkaroon natin yan. Otherwise, okay, else,
my princess hang failed. Okay. So, karoon lang kita ma additional sang content, sang ano, sang condition. So, run ko ang program. Erase ko lang yung ano yung amunin mo para hindi masyado dami ang ga-appear. Run. Ay, sala ang spelling sang past. Ito mo ginasunod dyan. Ang past ko pa, ano, marong spelling man, no? Pwede pa kasunod lang yung nabla si computer sang inyong ginasupply dira na. So, again, past. Because true, no? Nga below 74, no? Dapat yung butang ko di greater. Okay, mo ang kuno 75 kay wrong ako niya logic error. So again, run ko ang program, ma-fail na siya no kay nabasa sa 75 or equal to 75. Sama na siya class. Pero kung butangan tag isang remark no, madugang kita diri sang elif. Elif, okay? Grade is greater than or equal to 76. Pero butangan pag natin sang ano ba kundi sa dangat, no? Dapat butangan magamit na kita subong sa logical operator and okay. Grade dapat true sila duwa is less than or equal to 91. Na no? Meaning in between sa amo nga range, no? Meaning 76 to 90 nga range amo niyang ma-appear, okay? Print. Very good. Isa na ito na ito yung mga remark. So, butangan ni natin dari isang ano. So, if grade is greater than 75, isla ni natin na, meaning less than or equal to 75, butangan pag natin sinisang end. And, okay, grade is greater than okay. If grade is less than 75, sakto na ni Kelly. Okay. Less than 75, tama na na. Para di wala na gali class. So, mabutang kita dari failed. Okay. Tapos, else, excellent. Okay. Telling. Okay, guys. Tama ni class matabo. Error. So, tama ni matabo. Kung ang i-supply ni user, okay, ni user below sa 75, okay, or equal to 75, ma-failed ang remark. Pero kung ang i-supply ni user is 76 to 90, ma-very good. Okay? Otherwise, meaning ang mga wala na na-mention ng mga values, they are already 91 and above. Excellent. Okay? So, let's run the program. Kasi 70 ang iyang ano, maging input, natawag ako ng result. So, failed. Okay? So, kung islan ko ni siya, imuun ko ni siya nga 80, run the program. Very good. Okay, 80 falls here sa second nga condition. Okay? Pero kung butangan ko sang 95, run, excellent. Okay, so dili siya sa else. Okay, meaning there are already values from 92 and above. Okay, so that would be for the conditional statement with multiple conditions. So you can also do that in your own activities kung may mga i-automate ng mga decision. Okay? So that would be for our Python programming. I hope you will try this activity.